pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Glory to God! Dubling pag-alang at pagbati sa ating minamahal at ginagala na mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida at patuloy na inaalala natin ang mga mabubuting aral at ginintuang turo ng ating minamahal at ginagalang na mahal na Assistant Pastor Lina si Almeida at sa kanilang mga beloved children at sa inyo po mga minamahal. Bumabati po ako ng happy, happy birthday po sa ating dearly beloved honorable pastor, sa ating beloved minister pods, ng happy, happy birthday po. Alam niyo po mga minamahal, kaya ko po naisip magpasalamat sa mahal na Panginoon dahil po sa kabutihan ng mahal na Panginoon ay pinakita sa amin. Last week po, first week po ng June, that was madaling araw po yun mga minamahal. Bigla pong narinig ako na parang pumuputok. Hindi ko po pinansin yun kasi alauna po yun na madaling araw. So sabi ko po sa mahal na Panginoon kasi pag ako'y natutulog, mahal na Panginoon, pag nananalangin po ako, gisingin mo ako ng ganitong oras para ako magpuri sa iyo. Pero hindi po pala ako ang masusunod. Tanging ang mahal na Panginoon po ang masusunod sa atin mga minamahal. Ginising po ako ng mahal na Panginoon ng 1 o'clock. So sabi ko po sa mahal na Panginoon, iidlip po muna ako kasi napakaaga. Pagka-idlip ko po muli, bigla pong may pumutok. Hindi ko po pinansin yun. Tapos nagsunod-sunod na po, para pong na-alarma po ako doon, tumayo po ako, pumunta ako sa terrace namin. Nung makita ko po mga minamahal, yung isang poste na malapit po sa tinitirahan ko, tinayuan po yun ng, doon po kinabit yung mga kontador ng mga ilaw. Yun po mga minamahal ang pumuputok. Sabi ko, nung makita ko po, nagliliyab na siya, hindi ko pa po inintindi yun. Naglabasan po yung maraming tao. Tapos, yung landlady ko po, umakyat na siya. Sabi ng mga tao, lumakas po siya ng lumakas, lumiyab po siya ng lumiyab. So, naki-usyoso pa po ako. Alam niyo po, pinaisip sa akin ang mahal na Panginoon na manalangin. Pumasok pa ako sa kwarto. Lumuhod po ako sa mahal na Panginoon kasi lumiliyab na po siya mga minamahal. Gumagapang na po yung apoy. Subalit alam pong napakabuti ng mahal na Panginoon. After po na manalangin po ako, nireview ko po mga minamahal. Wala pa pong seconds, namatay po yun, purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Hindi ko po pinansin yun, hindi ko po. Napasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil namatay po yung ilaw. So after 2 hours, bago pa po dumating yung mga taga-Meral ko, talaga pong bumaba na po yung landlady ko, so sabi niya, namatay na yung apoy. Pero talaga po ang mahal na Panginoon po ang nag-ano po noon, nagpatigil. Hindi ko na po yun inintindi. Last week po mga minamahal, yun po uli ang nangyari. Alam niyo po, yun din same time din po yun ang madaling araw. Alam niyo po, pinaisip sa akin ang mahal na Panginoon. Oo nga pala, pinaisip lang sa akin ang mahal na Panginoon, magpasalamat ako. Kaya talaga po napakabuti ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ko po uli manalangin, at nireview ko po yun mga minamahal, namatay po uli yung apoy, purihin ka mahal na Panginoon. Alam po, napakabuti mga minamahal sa napakainam po sa atin ng mga Kristiyano dahil pagdating po sa mga ganung bagay ay dyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi ka po nag-aalala, hindi ka nangangamba dahil meron kang totoong Diyos na tinatawagan, tumutugon ng panalangin. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, bago po kami masave sa pananagawain ito, ang aking po mga lola at lolo, isa po silang devoted sa malaking relihiyon. Habang lumalaki po kami, itinuturo po sa amin na matupo kaming magdasal. Meron po silang nobina na mga ibinibigay sa amin para tinuturoan po kami, minimemorya po namin yun, sinasaulano po namin yun. At alam niyo po mga minamahal, hallelujah, sa pagka tuwing Sunday, lahat po kami nasa simbahan. Pagkatapos, ang pari po doon, ang mga madre, close po nila. Kasi po, yung pong tinitirikan na lupa ng simbahan na yun, doon sa lugar namin sa Cebu.
lupa po yan ng mga lola at lolo ko. I-denonate po nila mga minamahal. Subalit, kami din po, tinuturo po sa amin, magmano sa pare, magmano sa mga madre, ang paghalang po sa kanila. Subalit habang lumalaki po kami mga minamahal, ang lola ko po, hindi ko po nakitaan ang tunay na pagmamahal. Nagkaroon po ako ng question sa puso't isipan ko lang po. At isa pa po, doon po sa amin, pag January, yung sinulog, ginugunita po nila yun. Sa lugar po namin, isa po ang lola ko na namumuno, nangunguna patungo sa ganyan. Ang mga loved ones po nila, ang mga kamag-anak po namin doon, naghahanda po sila sa bahay namin. Lahat ng ribolto, doon po dinadala. Doon po naggugunita sa amin mga minamahal yung sinulog. Subalit alam niyo po mga minamahal, habang lumalaki kami, nagkaroon po ako ng question dahil nagkaroon po kami ng hindi na po maganda, mahangway na halang aming, wala po kaming kapayapaan sa puso't isipan. Ang aking mga magulang, lagi po sila nag-aaway. Kaya, yun po ang question sa isipan ko. Hanggang sa dumating po yung napunta po kami dito ng Manila, ang aking mahal na ama, hindi po siya satisfied. Isa po siyang pastor sa ibang fellowship. Dahil nga po, naghahanap siya ng buong katotohanan. Nakita po niya ang banal na gawain ito. Sinabi po niya sa aming tatlong babae na magkakapatid, hanapin niyo ang gawain na may kabanalan yung mahaba ang damit at mahaba ang buhok. Nung time na yun, hindi pa po namin alam. Sabali talaga po, napakalaki lang ang mahal na Panginoon sa takdang panahon. Dalhin ka ng mahal na Panginoon sa buong katotohanan. Purihin ka, hallelujah. Sa pamamagitan po ng krusada sa Luneta, nasave po ako. Nauna po yung bunso namin, kapatid. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, bago po ako makarating dito, mayroon po akong dalawang fellowship na inaatinan. Yung isang fellowship, meron akong kaibigan na isang pastor. Dahil nga po sa marami po akong nararamdaman na sa aking physical na katawan, lagi ko pong kinikwento sa kanya yung nararamdaman ko. Ang sinasabi po niya, our God is greatest physician. Subalit, pagkatapos po niyan, sinasama po niya ako sa PGH para humingi ng gamot para doon sa sakit ko. So nagkaroon na po ako ng katanungan, pastor siya, ang itinuturo niya, greatest physician ng mahal na Panginoon. Subalit, nagtitake ng gamot. Deep inside, sabi ko, mahal na Panginoon, saan ko hahanapin yung greatest physician na sinasabi nilang wala nang kailangan ng gamot? Alam niyo po mga minamahal, sa isang fellowship pa rin po na inaatinan ko, dalawa po yung inaatinan ko bago po ako mapunta sa mananagawain ito. Nagsiseminar po kami doon. Pagkatapos po ng Sunday worship, alam niyo po mga minamahal, after po ng seminar, pag-uwi ko po sa bahay, wala pa rin pong kapayapaan. Parang kulang po talaga. Mayroon akong hinahanap na hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Subalit talaga po, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil, hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon, dilan mo kami sa buong katotohanan sa milyon-milyong tao, hallelujah, sa mundong ito, isa kami sa kinakabagaan ng mahal na Panginoon. Dito kami dinanan, mahal na Panginoon, na merong totoong pastor, propeta na nananalangin at dinidinig na mahal na Panginoon ng mga panalangin. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Yung sakit ko po na panlalabo ng mata, yung heart failure ko, yung ulcer ko na acute na po yun mga minamahal, back pain, yung pasmat ko po sa mga sa binti, para mula ulo na lang hanggang pa yung aking nararamdaman noon. Alam niyo po mga minamahal, after po ng baptism, dito po sa mananagawain ng Jesus Miracle kasi lahat po yan, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung insomnia ko at anemia, mga minamahal, napakahirap po matulog. Subalit pagkatapos po ng bautismo, talaga po tinahali ako ng gising. Napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwa ko po, isinishare ko po sa mga loved ones ko yun, na mga hindi pa save, sa mga kaibigan ko. Subalit, hindi po sila natuwa. So sabi ko, mahal na Panginoon, bakit kaya hindi sila natutuwa sa mga sinishare ko sa nakita ko himala ng mahal na Panginoon? Ganun po pala mga minamahal. Naalala ko po ang preaching ng ating dearly beloved evangelist pastor na pagka ikaw
ay nasa buong-buong katotohanan, uusigin ka ng mundo, uusigin ka ng mga labas mo. Talaga pong yun po ang nangyari sa akin. Pakiramdam ko po noon, lahat ng buong mundo po umuusig sa akin dahil lahat ng mga pinsan ko, mga kapatid ko, umuusig po sila, hallelujah. Subalit, I want to deep in my heart. Tuwan-tuwa po ako dahil ito po yung sign, palatandaan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos at nasa buong-buong katotohanan. Ang natagpuan ko pong gawain, purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon sa lockdown na ito, hallelujah. Para po sa akin, meron pong purpose ang mahal na Panginoon kung bakit nangyayari sa mundong ito. Hallelujah. May dahilan din siya. May dahilan din po kung bakit pinahintulot niya mangyari. Kasi po, para sa akin, mga minamahal, na pumapasok ng trabaho, halaga po, lagi pong binibili ng mahal na po, sir, sa atin na sa mga pumapasok, magpuri, may panalangin na maayos bago papasok. Unong-una, nagagawa ko po yung mga minamahal, sabalit itong bandang huli, dahil nga po, nagkaroon na po kami ng pagbabago ng pasok. Hallelujah. Hindi ko na po nagagawa yun. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kailan ko kaya magagawang muli ang magpuri na maayos, makapag-ayunan na maayos. Natutuwa po ako sa mga kapatid na walang pasok. Sabi ko, mabuti pa sila. Nagagawa nila at nagagampanan nila. Hallelujah. Ang obligasyon bilang Kristiyano, samantanga lang ako, hindi ko magagawa. Talaga po, napakabuti na mahal na Panginoon dahil nung mag-lockdown, nanawagan po ang pananagawain natin na magayuno po ang lahat. Design ko po talaga, mahal na mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah. Saka po, puri ko po, puri lang po ako ng puri. Pinahintulot na po ng mahal na Panginoon na makapag-ayuno ako. Magmula na po yung magkapag-ayuno ako. Nagtuloy-tuloy na po yun, mga minamahal. Tara po, napakabuti ng mahal na Panginoon. Yung hinihingi ko sa mahal na Panginoon, yung design ng puso ko. Ngayon na po, mga minamahal, nagagawa ko na po. Magpuri na maayos, manalangin na may kaayusan. At makapag-ayuno na may maayos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, sa kapapasin ko po, yung pong hyperacidity, nagkaroon po kasi ako ng hyperacidity dahil po sa hindi po maingat ako sa mga pagkain. So, dinapuan po ako noon. At isa pa rin po na nagkukulang na rin po ako sa mga panalangin. Kaya po, nagkaroon po ako ng hyperacidity. Talaga po, namalayan ko na lang po, mga minamahal. Gumaling na po yung hyperacidity ko. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa kakaayuno ko po, mga minamahal. Napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At isa pa po, mga minamahal, financially, talaga po, nung mag-lockdown, alam niyo po, ang pera na hawak ko is 100 lang talaga, 100 pesos. So, kailangan, nagre-rent po ako ng bahay, kailangan ko pong mag-rent. Sa totoo po talaga, wala, hindi ako nagbabangko, nasa office lang po yung pera ko na iwanan. So, ang daldala ko po doon is 100 pesos. Sabi ko sa mahal na Panginoon, padamihin mo itong pera na hawak ko. Talaga pong, una po, hinipon ang mahal na Panginoon yung bus namin. Tapos, nagbigay po siya ng paunang 13-month fee sa amin, mga minamahal. Muntik pa po ako hindi mabigyan dahil ito pong kasama ko sa room po doon sa office. Ay, siya pa humahan lang. Ang sabi niya doon sa sekretary namin, hindi ko na daw po kailangan ng pera, kaya hindi na niya ako isasama. Sabi ko, nagpipray ako na mag-provide ang mahal na Panginoon kasi 100 pesos lang ang pera kong hawak. Talaga po, napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kasi po, isa po yun, sa sinisiran ko sa kabutihan ng mahal na Panginoon, hindi ako dumadaing sa kanila patungo sa problema at patungo sa financial. Kaya yun po ang sinabi niya. At alam niyo po, mga minamahal, tumatakbo pa po ang panahon. Talaga pong may hinihipo ang mahal na Panginoon financially. Sa tuwing mayroon pong nagbibigay sa akin financially, nililihas ko po yun, mga minamahal. Tinatabi ko po yun para sa mahal na Panginoon. At isa pa po, naisip ko po kasi,
pag after ng lockdown, pag may gawain na uli, wala akong pang-ikapukhandog. Yun lang po ang nasa isip ko, kaya kailangan ko po talaga ng may pera. Alam niyo po, may hinihipo ang mahalap yun financially. Pag meron po hinihipo na mahalap yun, nililihas ko po yung pera. Inaalis ko na po yung para sa mahalap ang Ginoon. Talagang po napakabuti na mahalap ang Ginoon dahil kasi minsan po mga minamahal. Ang dole po, minsan po napanood ko po yun sa TV na nagbibigay po sila ng ayuda. So, na parang nagkaroon po ako ng design. Subalit yung pong aming secretary, sabi niya ng ganyan, huwag ka mulang magpapaniwala dyan. So, dinisregard po namin yun, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko po sa mahalap Panginoon, kung pagkalooban mo kami ang para sa amin, talagang para sa amin. Talaga po, unexpected po, mga minamahal. Hindi po pala 5,000 ang matatanggap ko. 18,000, 16,000 po pala, mga minamahal. Purihin ka, mahalap Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po talaga na mahalap Panginoon. Napakalaki na mahalap Panginoon. At isa pa po, mga minamahal, ayun po, upa ko kasi sa bahay. Sabi ko sa landlady ko, wala pa akong pera. Sabi ko na ganoon kasi wala pang pasok. Alam niyo po, minsan isang araw, hinipo siya na mahalap Panginoon. Sabi niya sa akin, Pas, saka ka na lang magbayad sa akin pag may trabaho ka na. Purihin ka, mahalap Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to the Lord Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, namili po siya, nag-grocery po siya. Isinama po niya ako sa mga grocery. Kaya talaga po, hallelujah, siksikliglig po talaga ang pagpapala. Talaga po, hallelujah, purihin ka, mahalap Panginoon, sapagkat meron pong isang tao na nalalangin sa atin, mga minamahal. Nag-ayuno, hallelujah, nagpagal. Para po sa atin, hallelujah, purihin ka, mahalap Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, glory to the Jesus.